safety at kasaganaan ang ating mga hinahanap sa mga panahong ito at ang lahat ng ating mga pagsisikap ay magkaroon ng magandang resulta. Kung kaya, gawan po natin ito ng solusyon sa pamamagitan ng paggawa ng mga pampaswerte, proteksyon at kung ano man ang mga problema na ating pinagdadaanan, maging sa ating buhay may asawa, buhay may pamilya, pwede po nating gawaan ito ng mga solusyon at gumawa po tayo ng mga proteksyon upang malayo tayo sa mga kahirapan o malayo tayo sa mga pagsubok na pinakamatindi sa ating buhay. Pwede po tayong gumawa ng mga pampaswerte, pwede po tayong gumawa ng ating mga sariling proteksyon, sariling lucky charm. Yan po ang ating isinishare dito sa ating video ni Vince April at i-search nyo lamang po ito. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pinutin nyo na po ang ating subscribe at para manotifikit kayo sa lahat ng video na ating i-upload at kayo po ang unang-una na makapanood ng ating video at kung ano man ang inyong problema, yan po ay masusolusyonan agad. God bless po! Hello po sa ating lahat dyan mga kamamsi ko. Welcome back again dito sa ating channel. At gusto kong i-share sa inyo sa umagang ito mga mamsi, ito pong ating protection. At protection po ito sa ating mga makakatindila ng mga kapitbahay mga mamsi o kaya naman sino man ang inyong mga kakilala o kaibigan na hindi rin natin alam na iba pala ang tingin nila sa ating mga mamsi. Meron marami tayong mga kakilala o kaibigan na parang kahit na wala naman tayong ginagawang masama mga mamsi ay hindi maganda yung loob nila sa atin. Kung kaya hindi maiiwasan minsan mga mamsi na makapagsalita sa atin nang hindi maganda ang mga taong ito. Kung kaya mga mamsi o kaya naman ay mayroon talagang mga tao na mahilig sa chismis mga mamsi. Parang hindi makumpleto yung kanilang araw kung hindi sila makasira ng tao, makapanira ng kapwa. Kung kaya mga mamsi, ibibigay ko sa inyo ang ating mga pwedeng gawin dito upang matigil na yung kanilang mga bunganga para sa atin. O kaya naman ay kung may masama silang mga gustong gawin sa atin mga mamsi ay hindi po ito tatalab kundi mga mamsi sa kanila po babalik ang kanilang mga gagawin sa atin. Kung kaya ngayon mga mamsi gusto kong i-share sa inyo ito pong kakaibang ating mga gagawin ito mga mamsi. Ang kailangan lamang po natin mga mamsi ay ang balat ng itlog. Yung pinagamitan natin ng mga mamsi ng mga itlog, ito po ang ating gamitin na tatlong piraso po mga mamsi. Ganito po. Tatlo po ito mga mamsi at ito po ay inilinis ko na po ito mga mamsi. Bawat kapag nagluluto ako, itinatabi ko na kaagad ito mga mamsi. Dahil ito po ay importante din po ito para sa atin mga mamsi. Meron siyang mahalagang papel na gagampanan sa ating buhay. Ito pong mga balat ng itlog mga mamsi, ang ating gawin nito ay atin po itong durugin. Durugin kung sa inyo, kung kayo ang gumawa dyan mga mamsi, durugin nyo po ito ng mabuti. At pagkatapos ay, siyempre kailangan pa rin po natin ang ating rock salt mga mamsi. Dahil katulad ng sinasabi ko, huwag po kayong magpapawala ng mga rock salt dyan sa ating tahanan dahil ang rock salt po ay maraming papel na ginagampanan sa ating buhay kung kayo po ay may alam. At doon naman sa wala pang mga alam mga mamsi, panoorin niyo po ang ating video upang inyong malaman ang mga gamit na pwede nating gawin sa ating asin mga mamsi. At pagkatapos nito mga mamsi ay katulad ng sinasabi ko, durugin po natin yung ating mga ang ating balat ng itlog mga mamsi. Durugin po natin ito ng maayos. At kung sa inyo dyan, mga mamsi, meron kayong dikdikan dyan, yung ano, mga mamsi, yung bato na dikdikan ng mga bagay-bagay sa ating kusina, pwede nyo po itong gawin, yung parang mapulbos talaga siya, mga mamsi. Pero ako, dahil wala ako, at saka isinasampul ko lamang po ito sa inyo, mga mamsi, ay ipinapakita ko rin po sa inyo kung ano ang ating gagawin dito.
Pagkatapos nito mga mamsi, pagkatapos niyang madurog, ay atin po itong ipaghaluin natin ang ating rock salt. Dahil ang rock salt na ito mga mamsi ay isa rin po ito sa proteksyon natin. At ang balat naman ng itlog mga mamsi, ito po ay nagbibigay ng proteksyon sa atin laban sa mga taong hindi maganda ang binabalak sa atin mga mamsi. Yung mga taong hindi maganda ang tingin sa atin ay pinoproteksyonan niya rin tayo sa mga taong mga ganong klase mga mamsi. Kung kaya ay paghaluin natin itong ating ginagawang ito mga mamsi. Tatlong piraso lamang po, katulad ng sinasabi ko mga mamsi, tatlong piraso ng balat ng itlog na pinatuyo. Pero bago nyo po yun siya gagawin mga mamsi, siyempre ilagay nyo po, painitan nyo po yan sa labas. Kapag nagluto kayo ng itlog mga mamsi, pagkatapos nyong alisin ang itlog na yon sa loob mga mamsi, hugasan nyo diretso ang ating balat. At pagkatapos ay bilad nyo po iyon sa sikat ng araw mga mamsi para matuyo siya at the same time ma-energize din po siya sa liwanag ng araw o kaya naman liwanag ng buwan kung nagkataon na mayroong buwan mga mamsi. Pagkatapos nito mga mamsi, ganito na po ang nangyayari sa kanya. Ihalo po natin ang asin mga mamsi dito sa ating itlog. Paghaluin po natin ito mga mamsi hanggang sa mahalo talaga siya lahat mga mamsi. Ayan na. Nahalo na siya mga mamsi at pagkatapos nito mga mamsi, kung meron pa kayong sili mga mamsi, lagyan niyo po ito ng 7 or 3 sili mga mamsi katulad nito. Kahit anong kulay po ng sili mga mamsi. Depende po sa inyo kahit anong kulay, green ba or pula mga mamsi. Ganito po. At kung meron kayong chili dyan mga mamsi, yung parang na yung nakapatuyo na kayo ng mga chili dyan mga mamsi, pwede nyo pong kumuha lamang po kayo ng katamtaman lang po ang dami mga mamsi. Hindi po. Parang isipin nyo lang na parang 3 piraso na ganitong sili mga mamsi at ilagay nyo po dito. Ilagay nyo po dito mga mamsi sa pinakaitaas dahil yan po mga mamsi ay sinasabi nila na kapag ang mga taong nagchichismis sa atin na yan mga mamsi ay matitigil sila na sa paninira sa atin kapag ka gumawa tayo ng ganitong mga sumpa mga mamsi dahil ito pong mga bagay na ginagawa natin ito mga mamsi upang sila po ay hindi na nila tayo mapapansin at hindi na tayo nila sisiraan at kung mayroon silang iniisip na gawing masama sa atin mga mamsi, hindi po yan tatalab sa atin bagkos ay babalik po yan sa kanila mga mamsi kung meron tayong mga ganitong ginagawa sa ating tahanan. At saan nyo po dapat ilagay ito mga mamsi? Pwede nyo po itong ilagay sa likod ng inyong main door. O kaya naman ay sa likod ng kung saan kayo umuupo mga mamsi at doon ang nakaharap kayo sa main door. Kunwari meron kayong mga sopa dyan o mga upuan. Doon nyo po ito ipasimple lamang po siya mga mamsi. Or kung mayroong kayong divider na nakaharap sa inyong main door, pwede nyo po itong gamitin mga mamsi dahil ito po ay hindi lamang din po ito para sa mga kapitbahay natin na mga chismosa mga mamsi. Kung hindi, ito rin po ay nag-aakit din po ito ng kasaganaan sa ating buhay. Dahil sa tatlong mga bagay na ating ginawa dito mga mamsi, ang ating asin, yan po ay nagpo-proteksyon sa atin at nag-aalis po ito ng mga negative energy sa ating tahanan. At ang itlog naman mga mamsi, ito pong itlog na ito ay pinapaniwalaan na ito po ay nagsisimbolo ng yaman sa ating buhay. Dahil diba po ang itlog mga mamsi, ang itlog nagiging manok mga mamsi. Kung kaya mga mamsi, yun po ang pinapaniwalaan nila na magdadala din po sa atin ng swerte at kasaganaan. At ang ating sili naman po mga mamsi, ito po ay pinapaniwalaan na talagang
maswerte din po ito mga mamsi sa katunayan kapag kayo po ay may tanim nito sa inyong tahanan, kayo po ay mapapansin niyo na gumagaan ang inyong buhay, ang inyong mga pamumuhay. At ang sili po mga mamsi sa mabilisang solusyon po din ito mga mamsi, katulad ng sili kapag kinain mo ito mga mamsi, siyempre, di ba maanghang kaagad, diritso ang kanyang epekto mga mamsi. Kung kaya ito rin po ay pinapaniwalaan na ito po ay mabilis na solusyon mga mamsi sa ating mga problema. Kung kaya ito pong asin na ito ang pinagsama nating ito mga mamsi, hindi lamang po ito sa mga chismosa, kung hindi po din ay maghahatak din po ito ng swerte sa ating buhay. At ito pong ating gagawing ito mga mamsi, sa liwanag ng araw at buwan, ganun din po mga mamsi, pasinagan nyo muna ito sa liwanag ng araw, o kaya naman sa liwanag ng buwan. O kaya naman mga mamsi, kung sa inyong tahanan dyan mga mamsi, sa inyong mga bintana, ay nakaharap ito sa sa sikat ng araw sa umaga mga mamsi, mas magandang doon niya na po ito ilagay. Huwag niyo na po itong tanggalin. At takpan niyo lamang po ito mga mamsi. Humanap lamang po kayo ng tamang paglagayan nito, yung jar na may takip. At hayaan niyo na po ito doon mga mamsi, dahil para ma-energize siya araw-araw sa sikat ng araw, at pagdating naman ng buwan mga mamsi, ma-energize din po siya, dahil ito pong mga araw at buwan mga mamsi ay pinapaniwalaan natin na ito po ay isa rin po na nagdadala sa atin ng swerte at kaliwanagan sa ating buhay. Katulad ng buwan mga mamsi, di ba po sumisikat siya, nakikita natin ang kanyang liwanag kahit madilim na po mga mamsi. Kung kaya pinapaniwalaan na isa rin po itong buwan na ito na magbibigay sa atin ng liwanag sa ating buhay at magbibigay ng swerte sa ating buhay. Kung tayo man po ay nawawala ng pag-asa, siya po ang magbibigay liwanag sa ating kaisipan. Kung kaya mga mamsi, kayo po dyan ay gumawa na po mga mamsi, kung kayo po ay mayroong taos puso or paniniwala sa ating mga pangpaswerteng ito mga mamsi, gumawa na po kayo. At bago ko po pala makalimutan mga mamsi, kung ilagay niyo po ito doon sa ating bintana mga mamsi na nakaharap sa sinag ng araw at ng buwan, gumawa na lamang po kayo nito ng isa pa mga mamsi at ilagay niyo po ito sa nakaharap sa inyong main door mga mamsi. Para sigurado mga mamsi, protection na rin po ito at panghatak ng kasaganaan mga mamsi. At sana po ay nagustuhan nyo ang videong ito, at mga mamsi, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo, pindutin nyo na lamang po ang nakasulat na subscribe dyan na kulay red. At pagkatapos nyan mga mamsi, masubaybayan nyo na po ang lahat ng ating mga video. Kayo po ang unang subaybay sa ating mga i-upload palagi na video kung kayo po ay naka-subscribe sa atin. At maraming salamat sa inyong lahat. God bless po. Tayo pong lahat ay magiging masagana at masaya kapag kayo po ay may pinapaniwalaan. Pero unang-una sa lahat, siyempre mga mamsi, magdasal po tayo palagi sa ating mahal na Panginoon. At ang pangalawa, ang sipag at tiyaga natin mga mamsi. Sa kahit anumang sitwasyon meron tayo, kailangan po tayong hindi mawala ng pag-asa at i-focus natin ang ating isip sa pagiging positibo lamang po mga mamsi. At thank you po sa inyong lahat. Napahaba na po tayo.